lugar nito, Panginoon, sa simbahang ito, O Diyos. Salamat po sa iyong dakilang presensya sa pagsama mo sa amin, sa aming pagpupuri sa inyo, Panginoon. We continually ask that you be with us, Lord, as we listen to your word. Even we ask that you anoint our speaker this morning, Lord God. We thank you, God. We just carefully give back to you the glory in Jesus' name. Kaya mula saan? Para saan? Galatians 5:1. Christ has set us free. This means we are really free. Now hold on to your freedom and don't ever become slaves of the law again. Pinalaya na tayo ni Jesus. Ang ibig sabihin, talagang totoong-totoong malaya na tayo. Panindigan, panghawakan ang kalayaang ito at huwag nang mamuling magpaalipin pa sa kautusan o sa batas. There is freedom because of Jesus. Freedom from what? And freedom from what? Para saan? At yan ang ating pag-aaral sa pagharap natin sa isang bagong buhay, isang bagong taon. Laliman, taasan ang pagkaunawa kung paano pinalalaya ni Jesus ang mga mananampalataya. Freedom in Christ. Yan ang pamagat ng ating pag-aaral. Salamat aming Diyos sa kalayaan at ngayon humihingi kami ng karunungang maunawa ang kalayaan ito. Para saan? Para kanino? Bakit kami pinapalaya? Turuan niyo po kami, kayo po ang siyang magbukas ng aming isip, magpataas ng aming pangunawa at ang kalaming dalangin, humihiling na kayo lang in Christ. Yan ang pamagat ng ating pag-aaral. Salamat aming Diyos sa kalayaan at ngayon humihingi kami ng karunungang maunawa ang kalayaan ito. Para saan? Para kanino? Bakit kami pinapalaya? Turuan niyo po kami, kayo po ang siyang magbukas ng aming isip, magpataas ng aming pangunawa at ang kalaming dalangin, humihiling na kayo lang ang maging tunay na tagapangaral, tinig nyo lang ang tunay na marinig at gamitin nyo lang ang lingkod nyong kasangkapan ng inyong pagtuturo. We ask you, Father, to bless your people and lift up your name in the name of your Son, our Lord, our Savior and friend, Jesus. Amen. Yan ang tema ng sinulat ni Paul sa Galatians, kalayaan ng mga mananampalataya. Palibasa, si Pablo ay nagturo ng kalayaan sa pangalan ni Jesus at napatalikod lang siya, ay nasingitan siya ng ibang mga mangangaral na pilit na ibinabalik yung mga Christian Galatians sa mga batas at kautusan at mga tradisyon ng Israel. Kaya si Pablo ay hinayang na hinayang at lungkot na lungkot and up to a point ay galit na galit dahil siya ay siningitan ng mga nagtuturo na ibinabalik yung mga malaya na kay Jesus sa mga gapos, sa mga kulungan ng tradisyon at ng mga batas. Ang katuruan na ito sa church sa Galatia. Galatians 5:2-4. I, Paul, promise you that Christ won't do you any good if you get circumcised. If you do, you must obey the whole law. And if you try to please God by obeying the law, you have cut yourself off from Christ and His wonderful kindness. Sabi niya, wala kayong mapapala na ang tatandaan nyo na ay magpapatuli pa kayo. Hindi nyo kailangan yun dahil kay Kristo, malaya na kayo mula sa utos na yan na inutos sa mga nilulo ng mga Israelita. At sabi, kung susunod din lang kayo sa isang kautosan, sundin nyo na lahat. Kasi hindi pwedeng isa-isa lang, dapat lahat-lahat. At kung sisikapin ninyo na mapagwagian ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautosan, binabaliwala nyo ang ginawa ni Jesus, pinuputol nyo ang relasyon nyo kay Jesus, dahil si Jesus ang koneksyon nyo sa Ama, hindi ang pagsunod sa mga batas.
pag umasa kayo sa pagsunod sa mga kautosan, kailangan putulin nyo ang relasyon nyo kay Jesus at doon na lang kayo umasa sa batas or sa law. Malinaw ang sinabi ni Pablo, obey one and you must obey all. At napakalinaw dito sa sinabi niya na ang paniniwala at pagsunod sa mga kautosan bilang daan tungo sa Ama at sa kaligtasan ay siyang pinakamalaking kontra sa gawain ni Kristo. Kasi ang gawain ni Kristo ay iturong manalig sa Kanya at sa pamamagitan ng ginawa niya sa krus, ang lahat ng kasalanan ay nababayaran at tayo nakakapasok sa presensya ng Ama. Pero ang kautosan ng lahing mga Hudyo, ang daan patungo sa Ama ay purity, cleanliness, done by obedience and complete submission to the law. Magkaibang daan yun. Ay siyang pinakamalaking kontra sa gawain ni Kristo. Kasi ang gawain ni Kristo ay iturong manalig sa Kanya at sa pamamagitan ng ginawa niya sa krus, ang lahat ng kasalanan ay nababayaran at tayo nakakapasok sa presensya ng Ama. Pero ang kautosan ng lahing mga Hudyo, ang daan patungo sa Ama ay purity, cleanliness, done by obedience and complete submission to the law. Magkaibang daan yun. Mayroong binabaliwalaan nyo ang ginawa ni Jesus para sa inyo, tinatanggihan ninyo ang libreng inaalok niyang kaligtasan at pilit nyong sinisikap to earn it for yourself, then you cut yourself from Jesus. And you are hopeless because if you obey one, you must obey all. And sadly, you cannot obey all. Of course, the law means the Ten Commandments and the 613 other laws called mitzvots na kailangang i-observe ng mga relihiyosong Israelita. Sabi sa wala, guilty ka pa rin of breaking all. Kasi ang pagsunod sa law, everything or nothing. Perfect or nothing. People under the law inevitably become lawbreakers and sinners. Why? Because they could not obey the whole law all the time. And the law required perfect obedience. Sabi sa Romans 3:23 tuloy ni Paul, all have sinned and fall short of the glory of God. Sino yung all? All people who are under the law. The Jews. Everyone who is under the law that cannot obey the law 100%, guilty of not obeying only one, becomes guilty of disobeying all. Sabi, all have sinned and fall short of the glory of God. Meanwhile, therefore, sila lang ang pwede ngayong magkasala pag hindi nila nasunod ang lahat ng bawal. Exodus 20, verses 1 and so on. And God spoke all these words, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Verses 1 and so on. And God spoke all these words, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Verses 1 and so on. And God spoke all these words, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Verses 1 and so on. And God spoke all these words, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Yung pagtitika, yung pagtitiis, yung pag-aayuno, pagpipigil sa sarili, lahat ng pagsunod sa mga haba ng buhok, haba ng damit, dun pinagpapahinga ni Jesus yung mga una, yung mga Hudyo niyang kausap. Yun naman ang unang kausap eh. Later on, the message of Jesus was brought by Paul and the other apostles to the Gentiles. The same message, but the original recipients were the Jewish people. Sila ang pinagpapahinga ni Jesus mula sa kanilang pagiging mga pusakal na Hudyo. So, pinakakapagod ang relihiyon. Pwede kayo na ilalapit sa Diyos. Napipilit na lang kayo magkunwari, magbalat kayo. At yung mga konting nakakasunod, sa ilang nasusunod nila, nagiging mayabang at self-righteous at judgmental. Napakapangit ng nagiging bunga sa inyo ng inyong relihiyon. Kaya sabi ni Jesus,
hindi rin kayo na ilalapit sa Diyos. Napipilit na lang kayo magkunwari, magbalat kayo. At yung mga konting nakakasunod, sa ilang nasusunod nila, nagiging mayabang at self-righteous at judgmental. Napakapangit ng nagiging bunga sa inyo ng inyong relihiyon. Kaya sabi ni Jesus, magpahinga na kayo mula sa lahat ng yan. At sinabi pa ni Pablo sa Galatians 3, 10-11, "For all who rely on the works of the law are under a curse. As it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law." Clearly, no one who relies on the law is justified before God, because the righteous will live by faith. Sabi ni Pablo, lahat kayo na umaasa na makakarating sa Diyos, katutuwaan ng Diyos dahil sa pagsunod niyo sa mga batas ng Israel, ay kayo ay kumukuha lang ng sumpa. Isinusumpa ang sino man, no? Na hindi perfectly makakasunod sa law. So, ba't kayo doon susunod? Sabi niya, napakalinaw, walang sino mang umaasa sa law ang magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil ang tunay na tatawaging righteous o banal, eh yung naniniwala kay Jesus, they will live by faith in Jesus, not by relying on their works in obeying the law. Kaya sa lahat ng gulo at hirap na ito ng Israel, enter Jesus. Pumasok sa bigla. The Jews who believe in Jesus are, by grace, freed from the law. Sila kay Jesus, ang kamatayan ni Jesus ay sapat ng bayad sa kanilang lahat ng kakulangan sa pagsunod sa mga batas. In Jesus, all the commandments were fulfilled. Hindi dahil iginiit niya sa mga taong sundin yun, kundi siya na ang sumunod para sa lahat at namatay siya para bayaran ang pagkukulang ng lahat. Kaya ngayon, para kanilang maligtas, hindi mo na aakyatin yung matalik na bangin ng works through the law, but sasakay ka sa elevator by faith in Jesus. Kaya sinabi, pag tinanggihan mo pa itong elevator na ito, at iginiit mong akyatin yung bundok na yan na mag-isa, eh para kang kumuha ng sumpa. Kasi hindi mo magagawa. Wala namang nakagawa. Kaya nga ipinadala na si Jesus. Jesus fulfilled the law, paid the price, and satisfied the old covenant. Yung lahat ng utang ng mga Israelites sa Diyos Ama, binayaran ni Jesus. Kaya bayad. Kaya pwede sila ngayong makarating sa Ama sa pamamagitan ni Jesus. Sabi ng 1 Peter 2:24, "He himself bore our sins in his body on the tree," or the cross, "so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds, you have been healed." Sa bayad ni Jesus, malaya ka na. Dahil kay Jesus, salvation by grace is God's gift. Salvation by works is your accomplishment, and it is clear that nobody could accomplish it. Ephesians 2:8, "For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God." Kaya, nakakapagpunta ka na sa kabila ng linaw ng mga turo na ito, may nagigiit pa na kahit Kristiyano ka na, pag nagkasala ka na naman, nakahinulang ka, balik ka na naman sa impyerno. By one sacrifice, He has perfected forever everyone who believes. Paano ka mapapahinga kung sa takot mo nagkasala ka bukas, impyerno ka na naman? Hindi totoo may pahinga. Kaya ka napapahinga kasi umaasa ka hindi sa sarili mong performance, kundi sa perfect sacrifice of Jesus. Siyempre, kung tunay kang pinaghaharian ng Espiritu ng Diyos, hindi mo naman gagamit yun ng lisensya na magpakasala-asala ni Jesus. Nabuksan ng malaking pinto para sa lahat. Hindi na sila lang ang kausap ngayon. Ang kaligtasan para sa mga Hudyong hindi kayang iligtas ang sarili nila sa batas, at kaligtasan para sa mga hindi Hudyong hindi naman under the batas kasi hindi sila Jesus. Nabuksan ng malaking pinto para sa lahat. Hindi na sila lang ang kausap ngayon.
ang kaligtasan para sa mga Hudyong hindi kayang iligtas ang sarili nila sa batas, at kaligtasan para sa mga hindi Hudyong hindi naman under the batas kasi hindi sila kasali sa usapan, pero ganun pa man, may pananagutan sila sa Diyos sa ibang paraan. Lahat din ang kanilang mga pagkukulang, anuman ang requirement sa kanila ng Diyos para sila ay makabalik sa Diyos, apart from yung mga ni-require sa Israel, lahat din yun, bayad ni Jesus. Yet to all who received Him, to those who believed in His name, hindi sinabing to those who worked hard to obey the law, He gave the right to become church. Bakit ko pinapa-emphasize sa yung children of God? Because grace was given to the Jews and to everyone else, to all. Kaya yung jailer, yung bantay ng kulungan, hindi naman Jew, tinanong niya, Sirs, what must I do to be saved? At ang sagot sa kanya, Believe in the Lord Jesus and you will be saved. So hindi na lang para sa mga Hudyo yun. Si Cornelius, isang Roman officer, pinuntahan ni Pedro sa utos ng Diyos. At sabi ni Pedro, ngayon ko lang na-realize na walang itinatangi ang Diyos. Jew or Gentile, mahal niya. At pinapunta niya ako kay Cornelius, isang Roman and therefore a non-Jewish person, para ito rin ay maligtas kay Jesus. Si Philip, the foremost evangelist after whom our country was named, si Philip, was used by God to preach to the Ethiopian eunuch. Una, hindi yun Jewish, Ethiopian nga. At eunuch pa considered unclean by the law of Israel. Pero siya din welcome kay Jesus. The Syrophoenician woman who pleaded for her daughter. Una, sinubukan siya ni Jesus. Sabi, ako ay para lang sa mga Hudyo. Sabi, kahit naman po mga aso ay kumakain ng mga tira-tirang nalalaglag sa mesa mula ng mga amo, kaya bigyan niyo ko kahit tira. At sabi ni Lord, kita niyo, walang ganyang pananalig kahit sa mga Israelita, ha? At ang pamilyang ito pinagpala ni Jesus. The man possessed by legions who lived in an area where there was a big piggery business, therefore hindi sila mga Hudyo, pinuntahan ni Jesus, pinalaya rin, minahal, iniligtas. Dahil kay Jesus, ang kaligtasan ay napunta sa lahat. Yung makitid na usapan ng Diyos at Israelites lamang, pinalapad, isinama ang lahat. At ngayon, hindi isinama under the law, kundi isinama under grace by faith in Jesus. Napakahalaga ng ministry ni Jesus. At bakit niya pwede kayang gawin yun? Kasi anak siya ng Diyos. Gustuhin ko mang mamatay para sa inyong lahat, I'm sure hindi ko kayo kayang iligtas. Baka sarili ko lang, kulang pa yung sacrifice ko sa sarili ko. Kayo pa ang mailigtas ko. Gusto niyo mang mamatay para sa amin, hindi kayo pwede maging Savior. Kasi tao lang tayo na maraming kulang. Pero si Jesus, na anak ng Diyos, ang halaga ng kanyang buhay ay mas mahalaga sa buhay ng lahat na aong nabuhay at namatay, nabubuhay ngayon, ipasisilang pa lang, kaya niya sagutin ng lahat. Kaya siya lang, by one single sacrifice, salvation becomes available to all. Salamat, not by works, because the works never worked for the people of Israel. Salamat, it is by grace. To those who believed Him, who called upon His name, He dahil tayo banal. Pero dahil anak na tayo ng Diyos, banal na tayo sa tingin ng langit. Kahit sa pang-araw-araw, nagkukulang-kulang tayo. Kaya nga may 1 John 1:9. We can confess and get restored. Kaya dahil doon, we can rest. Pero pag nananalig kayo, natatanggal ang salvation, pag nagkasala ka na naman, how can you rest? Nakakapagod yun, nakaka-stress yun. But the mere fact that Jesus said, you can rest, means you can rest. Jews who believed in Jesus were set free from the law. Kaya ang sabi ni Paul sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Not for bondage again. Pinalaya kayo para kayo maging malaya. But ngayon kayo, naghahanap na naman ng tali? But naghahanap na naman kayo ng kulungan para sa inyo at para sa kapwa nyo? Through Jesus, the Jews could bypass the law. Kaya galit sa kanya ang mga Jewish religious leaders, kaya siya ipinapatay, kasi sa kanila, blasphemy yun. Kalapastangan ng malaki na pwedeng hindi ka na sumunod sa batas. Kaya kinailangang ipapatay nila si Jesus.
John 8:36, "So if the Son sets you free, you will be free indeed." Previously, the Jewish people's way and door and entry to God was through the law, through works. But this never worked. Hindi tumalab, hindi effective, walang nakasunod, lalo't dinagdagan pa nila ng marami. So they were given a new and a perfect way, a door, an entry to God through Jesus by faith, by grace. Kung meron kayong kaisa-isang katuruan na dapat maunawa mula ulo hanggang paa, pabalibalik na rin man kayo ay hindi kayo malilito that we are saved not by works, not by the law, but by faith in the perfect work of Jesus. And this is not your accomplishment, it is the goodness of God. Yan ang dapat maintindihan. Yan lang ang katuruan na dapat talaga ipaglaban. Yung mga iba, huwag na kayo makipagyera sa mga katuruan tungkol sa mga damit, mga diet, kung ano-ano. Binaliwala na yun ng grasya ng Diyos through Jesus. Bagamat kung gusto ng ibang sundin, hindi bahala sila, pero huwag nilang i-impose sa iba. Kasi hindi yun ini-impose sa atin ng Diyos. Kung choice mo, bahala ka, it's your choice. Pero hindi dapat igiit sa iba at hindi dapat husgahan ng iba na ayaw. John 4, the law. Sabi niya, ako ang daan, hindi ang mga batas na yan. Ako ang katotohanan at ako ang buhay. Walang makakarating sa Diyos sa pagsunod sa mga batas na yan, kung hindi sa pananalig lang sa akin. Kaya napakahalagang mensahe ito na ituro eh. Kung malinaw sa atin ito mga kapatid, hindi tayo mapapakali na hindi natin tinuturo sa ating buong pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan. Kasi walang ibang daan. Kundi ang pananalig kay Jesus. Tapos ang dami nating nakikita mga tao, hirap na hirap sa buhay. Namamanata, nag-aayuno, nagsusugat sa sarili, nagpapahirap, kung ano-ano pinupuntahan ng mga masisikip, siksikan, sa paghahanap ng daan patungo sa Diyos, eh libre na nga kung mananalig ka na lang kay Jesus. Dapat nilang malaman. Hindi dapat silang laitin o pagtawanan o baliwalain. Dapat turuan. Sayang ang elevator at escalator sa dami ng pinipilit umakyat sa matalik na bangin tapos naglalaglagan lang at hindi makarating sa taas. Hirap na hirap. Very importantly, sabi sa Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God. Species, so to speak of human, ang tingin sa kanyang langit, iba na siya. Hindi na siya ang dati. Yan ang sinasabi nating ibang lahi. Dati, parang napaka-special na lahi ng Israel dahil sila ang patungo sa Diyos at may usapan at may kontrata sa kanila ang Diyos na hindi naman nila natupad yung part nila. Kaya inalok si Jesus. Pero ngayon, ang napaka-special na lahi, ang family of God. At sino yung family of God? Sino mang tumanggap kay Jesus, nanalig sa Kanya, He gave the right to become children of God. This is the family of God. This is the new creation. This is the new race. Loved and favored by God. A new race, no longer the Jewish race, but the family of God was born through Jesus. Dati walang family of God, meron lang Israel. Tapos iniisip nila, sila lang yung favored, kanila lang ang lahat. Ang hindi nila nare-realize, sa kanila lang ibinigay yung utos na hindi naman nila. Pero sa pamamagitan ni Jesus, may bagong lahi na nabuo. Hindi na yun nakabase sa dugo, kulay ng balat, hindi na nakabase sa lalaki ka ba o babae, malaya ka. Kasama na ba ang nanay mo? Pati biyanan, isama. Lahat isama, because to all who received Him, kaya sabi ng lahat isama, because to all who received Him, kaya sabi ng pinanganak kang muli, you were born again into the family of God, because you were born of the Spirit, not born of your mother or any human decision. This is now God's family. At ang sabi sa 1 John 3:2 sa pamilyang ito, "Dear friends, now we are children of God, but what we will be has not yet been made known.
But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him. Kung ano talaga magiging mga itsura natin. Pero pagdating ni Jesus, magiging kamukha tayong lahat niya dahil makikita na natin siya at yun ang tunay nating identity. Makikita natin siya as He is because we will be like Him. Alam niyo ba nakilala ng mga evil spirit kung sino ang family of God? Minsan may isang nagtuturo. Sabi nila, in the name of Jesus and Paul, umalis ka masamang espiritu sa taong yan, eh hindi naman anak ng Diyos yung nagpapaalis. Sabi nung masamang espiritu, kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Paul. Ikaw hindi. Ang ginawa ng espiritu, nilipatan siya. Sa kanya, lumipat. At hubo-tabo siya ang nagtatakbo itong magkakapatid na ito na nagpapanggap, na nagpapalayo sa mga espiritu dahil nabisto sila. Yung mga tao, akala, anak din sila ng Diyos. Nagdadasal din sila, nagpapalayo sila ng espiritu. Pero kilala ng espiritu kung sino anak ng Diyos. Hindi pa natin kaya. Is now a distinct group through the though the distinction is not yet physically visible. Hindi na solo ng Israel ngayon ang pagiging anak ng Diyos. In fact, hindi nga na sila nasun yung usapan eh. Kaya kung hindi din sila kakapit kay Jesus, wala rin yun. Sila, o non-Israelites, babae o lalaki, taga east or west, through Jesus, will become children of God. But when Christ appears, the distinction will be made clear and visible. Dapat idiin that the Gentiles never needed freedom from the law because they were not under it in the first place. They were not included in the race freed from the slavery in Egypt. The Gentiles were always free from the Jewish law. So bakit pa sila sasali sa Jewishness? 3:21-22. But now, apart from the law of righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Kaya galit din ang mga Jews kay Paul eh, tulad ng galit sila kay Jesus. Sabi kasi ni Pablo, may ibinigay na ang langit na daan patungo sa Diyos at hindi ito yung daan sa pamamagitan ng Jewish law. Ito yung daan sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus. Kaya kahit saan magpunta si Paul, binubugbog siya. Tinutulak sa bangin. Ikinukulong. Sinasaktan ng mga Hudyo. Kasi ganun din ang ginawa nila kay Jesus. Ayaw nila na yung mga pare nila, yung mga katuruan ng mga Hudyo, ginagaya nila sa matalang para hindi naman isinulat yung Galatians. Eh, andot kay linaw-linaw. Sabi sa Galatians 3:26-29, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. There is neither Jew nor Gentile. Ngayon ay ibibigay na sa mga hindi Israelites na mananalig kay Jesus. Yung nakalaang mga pamana na sana ay sa mga apo ni Abraham, ang ituturing na ngayong mga apo ni Abraham ay hindi na mga Hudyo lamang, kundi mga Hudyong naniwala kay Jesus at mga Gentiles na naniwala kay Jesus. There is no need for Gentiles to convert to Judaism. There is absolutely no need for Gentiles to imitate the Jews to become children of God. Like the Jews who were set free by Jesus from the law and given only the law of love, Gentiles would also be governed by one law, the law of Jesus, which is the law of love. John 13:34-35, ang linaw ng sabi ni Jesus, a new command. What kind of command? New. A new command. Ano ibig sabihin ng new? May bago na. Wala na yung luma. A new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples. Mga tunay kong tagasunod, kung sila'y maibigin sa pag-ibig nila sa kapwa at sa isa't isa.
makikilalang tama kang mananampalataya hindi dahil sa version ng Bible na binabasa mo. Hindi dahil sa iyong fashion or what you wear. Hindi dahil sa iyong diet. Makikilala ka dahil sa iyong pagmamahal sa iyong kapwa-tao. At sabi ni Jesus, kung merong dapat na identity ang mga mananampalataya, ito ang identity na mahalaga, that you love like I love. So the Jews who had become Christians would be foolish to submit themselves again to the law from which the original recipients had already been set free. Kaya ang sabi ni Paul, be saved by works, at nanalig naman kayo, malaya na kayo, babalik kayo sa tali. Sabi niya, you are foolish, you Galatians, who has bewitched you. Galatians 5, 1 and 4, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. May mga nagtatanong lagi, ano po earn your salvation? Doon lang mapapala mo, and you can never earn it. The Christian is free to do anything that Jesus does not prohibit. Bakit natin ito itinatanong? Kunwari kasi ang maraming Christian, free in Jesus. Saved by faith, not by works. But in actual practice, in many, many, many churches, sa oras na tanggapin mo si Jesus, ligtas ka na, ibabalik nila sa iyo ang lahat ng laws at dadagdagan pa ng iba. Kaya eto ka na naman, katulad ka na naman ng dating Israelite, nakatali, nakakulong sa isang katerbang laws. Dumadami pa tulad ng bawal magkulay ng buhok. Parang wala naman yata yan sa sinabi sa mga verses. Bawal maghikaw ang lalaki. Bawal maghikaw sa pusod. Huwag mag-anak sa binyag. Huwag pumunta sa namatay mong lola na merong misa dahil hindi ka member ng church na yon. Ang dami dahil malaya tayo kay Jesus. Ang natira na lang ng isang utos ay ano? Ano? Love. Ano yun? The Christian is free to do anything that does not contradict Jesus' only law, love. So bago mo itanong sa sarili mo, bawal po ba ito, bawal po ba yun? Itanong mo, pag maginawa mo yan, magiging unloving ka sa iba. Pag unloving, hindi, bawal. E di free na po para tayo sa law, pwede ko na agawin yung asawa ng kapitbahay ko. Teka, loving ba sa kapitbahay mo na agawin mo yung asawa niya? Hindi po. De, against the law of Jesus yan. In that case, that old law still holds because it must apply in love. Eh, wala na po palang batas, eh, pwede na ako magnakaw. Loving bang magnakaw? Kung bang isuot ito, yung nakabulwak na po ang aking dibdib, dahil hindi, wala na palang law. Loving ba, na lalaki matuliro dahil nakita yung bumubulwak-bulwak mong dibdib. Hindi na sila makapag-concentrate sa pagdarasal. Hindi po. Eh, yung pala, so takpan mo. Ibig sabihin, lagi mong itatanong, is it loving? Hindi, bawal ba? Bawal ba? Dahil isa na lang ang inibigay na utos sa love. Ang totoo, ang daming utos yun, ha? Pero hindi mahirap sundin, hindi mabigat, magaan at masayang sundin. Mga Kristiyano, magpaka-Kristiyano tayo. Huwag kayong sumunod sa mga Pharisees. Huwag kayong magsiksik sa mga verses ng mga Old Testament na tinuturoan kayong mambato ng may kasalanan. Kundi ng mga pulpito, ng mga Kristiyano, ng mga Bible study leader, magagalit ang Diyos, paparusahan ka ng Diyos. Nasaan yung freedom? Isa lang nga ang law. Loving ba? Pwede ko po bang gamitin itong napaka-old-fashioned na verse ng Bible kasi feeling ko, banal ito. May intindihan ka ba ng mga tao hindi na intindihan ng Old English? Eh hindi po, nagkakapilipilipit nga ang dila nila eh. Loving ba yan? So gamit ka ng version na madaling maintindihan ng mga tao para loving ka. Hindi mo papahirapan yung mga tao na gagawa ka ng church event kasabay ng lahat ng family reunion at family events. Lahat ng kalendaryong merong holiday ang mga family, may activity yung church. E paano kung isa lang na member ng family ang member ng church mo? E di wala siya sa pamilya niya. Loving ba yon para sa pamilya niya? Loving ba na ilayo mo ang isang mananampalataya sa kanyang sariling pamilya? Loving ba na yung isang ina ng tahanan, wala kang ginawa kundi pagtrabahuhin sa church, hindi na nakakapagsaing, hindi na nakakapaglabas sa bahay nila? Loving ba yun?
Kaya dapat nga nating reviewin eh, what does it mean to follow the love of Jesus? The Christian is free to do anything that loves. Example, the woman caught in adultery. The law required that she be stoned to death. Loving ba yun? Of course not. So ang ginawa ni Jesus, iniligtas niya yung babae mula sa pagkakabato. Pero sabi niya, sin no more. You are free to follow the example of Jesus, not to throw stones at people, but to love them even if they were caught in adultery, but to restore them. Yun ang ibig sabihin ng Kristiyano. Ibig sabihin mo, walang pinakaiba yung Kristiyano sa mga Pharisees eh. Parang pare-pareho lang. Mas mahigpit pa nga. Mas mahirap ang pakisamahan. At mas maraming ipokretong Kristiyano. Kasi pagka naging totoo ka, hindi ka tatanggapin. Circumcision. Huwag niyang pag-usapan, malayo yan sa bituka. Malayo sa issues ng kaligtasan at kalangitan. Why become majors of minors? Pinapalaki yung maliit. Kaya sabi ni Jesus, kayo mga Pharisees, hindi ninyo malulon ang kaprasong kulisa, pero buong-buong kamelyo nalululon nyo. Maliit na bagay, hindi nyo mapalampas, pero yung malalaking mga kasalanan, pride, arrogance, judgmentalism, nagagawa nyo. Hypocrites. There is freedom because of Jesus. Hindi license to do anything you want. Kasi lagi mo itatanong, loving ba? Ano yung freedom kay Christ? Freedom from what? Freedom from the Jewish law, from Jewishness, from legalism, from works for salvation, from oppression by the law, from legalistic, formal, and Pharisaic religiosity. It is freedom from church bullies na nangihimasok sa buhay mo na parang sila ang Diyos. Freedom in Jesus is freedom for what? For rest and peace. Matthew 11, 28-30, masarap ulit-ulitin. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Nawa ito ang maranasan natin sa Panginoon. Ito ang iparanas natin sa ating kapwa na sila may call upon Him, receive His love, and love yourself and love others. This is rest. This is high spirituality. Salamat, Panginoon. Salamat po sa kapahingahan. Salamat na hindi namin kailangang pahirapan ang sarili namin na abutin ang hindi naman kayang abutin talaga. Kundi pinababa nyo, ginawa nyong libre para maabot, bagamat hindi mumurahin. Salvation is free but not cheap because your Son Jesus paid for it. Turuan nyo kami, Lord, na hindi abusuhin ang kapahingahan na ito, ang kalayaang ito, kundi dahil sa paggalang namin sa inyo at kay Jesus, lalo kaming maging mapagbantay sa sarili